What's up mga kabrati? Welcome back to my channel! At kung bago ka lang dito, ay huwag kalimutang i-hit ang subscribe button sa baba ng aking YouTube channel video. At kung ito namang video ko ay napapanood mo sa Facebook, abay mag-follow ka na rin. Dahil ang mga content na pinag-usapan natin dito ay mga usapang pagkakapirahan. Ngayon guys, napapindot ka ba sa aking video kung ikaw ay first time lang dito dahil ikaw ay may problema sa inyong mga lending app? Ito po, bibigyan ko po kayo ng mga tips kung kayo po ay may mga problema sa inyong lending apps o kaya naman nagpaplano kayong umutang sa mga lending apps. Ito po yung ibibigay ko sa inyong mga tips. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa para po dun sa may mga problema na po. Nakaka-receive po ng mga harassment na mga messages. Una po sa lahat, no, yung mga messages po na nare-receive nyo na mga harassment po yan ay nakasend to all po yan. Ano pong isabihin ko po sa send to all? Kung kayo po, ang lending app nyo ay may mga tao doon na lahat po kayo mga pending, hindi po kayo nakakapayad, puro po past due na po yan. Lahat po kayo nakatag yan sa naka-computer na po yan, lahat po kayo nakatag po dyan. Ito yung mga number ng mga taong hindi pa nakakabayad, past due na, nagtatagunang, hindi na makontak. Ikiklik niya lang po yan, send to all po ang messages. Ibig sabihin po, ang messages na nare-receive nyo ay nare-receive po din na mga messages ng iba po na nakautang po doon sa same lending app. Okay po? So, hindi po yan naka-certain po specific sa inyo. Lahat po kayo, ganyan po yung mare-receive nyo messages. Hindi po kayo tatantanan yan, ha? Mala-investigador po. Hanggat hindi po kayo nagsisettle. So, para lang po may idea kayo, pag nakaka-receive po kayo ng messages na mga hindi po magaganda, general na po itong content natin, hindi na po ako mag-i-specific ng mga lending app. Basta po kayo nakaka-receive po ng mga harassment messages, ayan po, nakasend to many po yan, nakasend to all po yan. Lahat po kayo na may utang doon sa certain lending app, makaka-receive po ng same messages. At everyday po yan, iba-iba pong tao ang magsisend po sa inyo. Ito po yun guys, kahit po sagutin nyo po yung tawag, sagutin nyo po yung text message ng mga nagsisend po sa inyo, makaka-receive pa rin po kayo niyan everyday. Wala pong magbabago kasi po hanggang sa hindi po kayo nagsisettle, kahit kausapin nyo po yung certain contact number na nag-text sa inyo, tinawagan nyo, kinausap nyo, ay makaka-receive pa rin po kayo maya-maya lang. Kasi nga po, nakasend to all nga po yan. Hanggat hindi po nagsisettle, send lang po sila ng send. So, ang suggest ko sa inyo, kung wala pa naman po talaga kayong pambayad, ay deadmahin nyo na po muna ang mga messages at calls na nare-receive nyo. Kung kailangan nyo pong mag-switch off ng cellphone nyo, at kung tingin nyo hindi na po nakakatulong sa inyo, na-stress na kayo, i-off nyo na po muna ang inyong mga cellphone at huwag nyo na po i-spam messages nyo na po muna yan. Huwag nyo na po munang replyan kasi po, kahit po kausapin nyo po yan, pero wala kayong pambayad, hindi pa rin po hihinto ang mga messages sa inyo. Eto na po ang mga suggest ko doon sa may pambayad na. Sa mga may pambayad na po doon sa lending app, pero kulang po ang pambayad kasi po lumaki na po ang kanilang utang dahil past due na nga po, ang laki na po ng nabagdag na penalty doon sa inyong principal amount. Kung kayo po yung perang hawak nyo ay kaya na pong mabayaran ang principal amount po. Let's say, yung sinasabi ko pong principal amount kasama po yung interest, ha? Kuwari umutang po kayo ng 15,000. Oh. Yun po yung principal amount. Pero ang nakalagay doon, pag binayaran nyo yan sa due date, ang magiging utang nyo na ay hindi na 15,000. Kumari 18,000 na. Oh. So yun po, kung kayo po ay meron na pong pambayad doon sa principal plus yung interest ng inyong inutang, pero hindi na po yan yung nakikita nyo sa lending app kasi tumubo na, laki na ng penalty, pwede nyo na pong kausapin yung nangungulit sa inyo na agent na nagpa-follow up ng magbayad na kayo ng utang, kung ano ng messages, pwede nyo na pong kausapin yan. Bakit po? Bakit po pwede nyo na kausapin? Kasi po, pwede po kayo mag-request sa kanya na i-waive po ang penalty. Okay po? Natuwa po ba kayo sa sinabi ko? Tama po yung narinig nyo, pwede nyo pong i-waive ang penalty. Ibig sabihin po, kung magkano po yung utang nyo, kasama po yung interest ng utang nyo, pwede po kasing yun na po yung mabayaran. Kaya po yung mga nangaharas na yun o kaya yung mga magme-message na yun na makulit po, makakatulong din po sa inyo yung mga agent na yan. Dahil may access po silang maipa-request na alisin ang lahat ng penalty po doon sa past due na utang nyo. Kaya po nilang gawin yan.
Kasi ang goal po nila ay makasingil. Bibigay niya sa inyo kung magkano lang yung amount ng principal kasama yung interest. Yun lang po yung babayaran nyo. At once na nasettle nyo ngayon, nung araw din yan guys. After po nyo mabayaran yan, kausapin nyo na po uli yung agent na kausap nyo. Ngayon, pag makikita po actually agad nila yan na nagbayad ka na, at i-request nyo na po na i-wait na, kasi po may mga apps po minsan kahit nabayaran nyo na po yung nabayaran nyo na po yung principal at interest, hindi po agad nagtitake effect doon sa apps na clear na po kayo doon. Kagaya kahit po sinabi po ng agent na i-wait na yung penalty, kaya po kakausapin nyo po yung agent, ay ma'am, sir, nabayaran ko na po yung usapan natin, nabayaran ko yung principal at yung interest. Bakit po yung apps naka-float pa rin po yung, meron pa rin pong lumulutang, ang nakaltas lang po doon sa apps ay ang principal at interest, pero andun pa rin po yung mga penalty, hindi pa rin po nawawala. And yun po, i-follow up niyo po yan, at kasi po i-re-request po nila yan. I-re-request po nilang ma-waive po yung penalty na yan, at pag na-waive po yan, makita niyo to, clear na po kayo, wala na kayong utang. Ayun po. So, option nyo na po yan. Kapag clear na po kayo, nakita nyo sure na dun sa apps nyo na wala na kayong utang, at ayaw, kung ayaw nyo nang mag-reloan dyan dahil nga puro harassment po, hindi maganda, ay saka nyo po i-delete ang account. Take note po, para po sa may mga utang na nag-a-attempt na i-delete yung account nila doon sa apps, o kaya naman i-uninstall, useless po yan. Okay? Kahit i-delete, i-uninstall nyo po yung apps nyo, naka-record pa rin po sa kanila na kayo po ay may utang, kaya hindi ko po yan i-advise. Ang sasuggest ko po kayo sa inyo, since utang po yan, magbayad po talaga tayo ng utang dahil inutang po natin yan. May pag-usap po kayo sa agent once na kayo ay may pambayad na. Kasi useless pong makipag-usap dyan, kahit araw-arawin kayo dyan, araw-arawin nyo rin kausapin yan. Useless po yan, makaka-receive pa rin po kayo everyday na messages hanggang hindi po nakiklear ang utang nyo. Kung meron na kayong ready pera ng principal at interest, kausapin nyo na pa yung agent na yan. Sabihin nyo sa agent, kayo ay walang, hindi nyo kayang bayaran ng buo dahil ang laki na po ng tinubo, ang laki na po ng penalty ng utang nyo. Pero, sabihin nyo sa agent, pero kung kaya nyo pong may request po dyan sa lending app na maipa-waive po ang inyong penalty, ay magsisettle po kayo. Ayan po ang sabihin nyo sa agent. So po yung gawin nyo. Kasi malaking bagay po yan, lalo na kung ang laki po nang na-penalty sa inyo, di ba? Dahil doon sa past due. Eh, hindi nyo naman talaga napakinabangan yung perang yun. So, yun po yung maisasuggest ko sa inyo. Sa nanood ng video ko, dahil nagbabalak pong umutang, talaga hindi ko ina-advise na umutang kayo sa lending app. Pero kung talagang life and death na yan at wala na kayong matakbuhan at kailangan nyo na pong masolusyonan kaagad-agad ang inyong problema sa pera at gusto nyo po talaga mag-lending o mag-umutang po sa lending, ito po yung mabibigay kong tips sa inyo. Ang gamitin nyo pong cellphone, yung cellphone po na hindi nyo po masyadong nagagamit. Bakit po? Dahil po, pag nag-install na po kayo ng lending app na yan, i-remove nyo po yung mga contact number doon. I-save nyo po muna sa ibang cellphone nyo. Kung meron lang kayong other cellphone, i-save nyo po muna sa iba. Tapos after po yan, i-delete nyo po yung mga contacts na nandoon. Ngayon po, kasi po pag nag-install po kayo ng apps na yan, at umutang po kayo ng pera doon, na-access po nila yung mga contacts nyo po doon. Mangingi po sila ng contact reference. Kayo po ang magbibigay. Piliin nyo po, mga kabrati, ang ilalagay nyong contact reference doon. Ito po mga contact reference na ilalagay nyo, ay siguraduhin nyong malapit sa inyo. Pwedeng kapatid nyo o basta kasama nyo lang sa bahay. Huwag po kayong maglalagay ng mga contact reference na hindi nyo po masyadong close, na nandun po sa cellphone nyo. Kasi po, ang mga contact reference na yan, ayan po ang tatawagan nila once na hindi po kayo makabayad. Eh imagine nyo po, kung ang contact reference na nandoon, nilagay nyo, hindi nyo naman close, tapos di kayo nakabayad, kasama pa po siya sa kukulitin ng lending app. Nakakahiya po, kulit-kulitin po siya para po sa utang nyo. So, syempre, maiinis po yan sa inyo, na pati siya tinatawag-tawagan ng mga lending app na inutangan nyo. So, yun po yung pinaka-importante doon. Ang ilagay nyo pong reference o contact numbers po sa inyong lending app ay yung mga contact na ka-close nyo po, na malapit po sa inyo, na ibig sabihin kung kulitin man po sila, hindi po sila magagalit sa inyo at maiintindihan po ang inyong sitwasyon. So, ganun po yan. Pero kahit naman po sila ay contact reference, hindi naman po sila talaga yung may utang. So, hindi naman po talaga sila dapat yung sisingilin. Sila lang po yung hihingian ng tulong ng lending app na kayo po ay makontak, lalo na kung kayo ay nagtatagbo na.
o hindi na po kayo makabayad. Hindi naman sila nagtatago. Kasi iba naman po talaga. Kaya hindi po muna nakikipag-usap. Dahil po wala pa rin po talaga silang pambayad. Eh kesa naman po araw-arawin sila. Kahit naman po kasi sagutin nyo yung tawag na yan. Sagutin nyo yung mga chat. Eh makakareceive pa rin po kayo pamaya-maya. At araw-araw niyan hanggat hindi nyo nasisettle. Ayun lang po. Sana po nakatulong po itong video ko doon sa may mga problema po. Nakaka-receive ng harassment, mga problema po sa utang sa lending apps. At doon sa mga nagbabalak palang umutang. Ayun po, sana nakatulong kahit paano ang aking video. At chill lang po tayo guys ha. Huwag tayo mawawala ng pag-asa at the same time, gawan pa rin po natin ang paraan kung paano tayo makakabayad. Suggest ko po, lumapit po kayo doon sa mga ibang kung meron po kayong pwedeng hiraman na malalapit sa inyo o kaya po sa mga co-op, kasi po mga co-op po maliliit lang po ang interest nila at the same time mahaba po yung duration ng payment. So yun po, at kung bago lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo, i-hit nyo po yung subscribe button sa baba kung ito po ay napapanood nyo sa YouTube. At kung ito namang video ko ay napapanood nyo sa Facebook ay mag-follow na rin po kayo kung hindi pa kayo nagpa-follow, para po updated po kayo sa aking mga video na ina-upload sa aking channel. At the same time, mag-follow na rin po kayo sa aking TikTok account. Thank you so much for watching my video. Bye for now. See you on my next video.